the issue ngayon ng surot. Surot sa Ninoy Aquino International Airport na kumakalat ngayon sa yung viral video ang kumakalat ngayon sa social media. With that, kausapin natin ngayon si Tourism Congress of the Philippines Executive Vice President James Montenegro. Magandang umaga po, Tourism Congress of the Philippines EVP, Sir James Montenegro. Sir James, this is Aljo Bendijo. Magandang umaga po. Opo. Sir, this is Aljo Bendijo. Live na po tayo sa Punto Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas, sa ngala po ni Kong Erwin Tulfo. Thank you for inviting me to speak here. Opo. Okay. Ano po ang tugon naman ng Tourism Congress of the Philippines tungkol po dito sa panibagong issue na naman sa NAIA? Binansagan na nga tayong worst airport, sir. Ngayon, meron namang bed bugs. Opo. Ano ba dapat natin gawin at least man lang mapaganda talaga ang imahe ng Pilipinas through our airports? Well, first of all, I'm happy that the airport has finally been moving to being operated as a private entity, right? Okay. To San Miguel, and San Miguel winning. With regards to the bed bugs issue, I think it's really maybe just a isolated incident in one area, no? And I'm hoping that I believe from listening to the reports from the airport management that they've actually started removing all of those things, and they're implementing a strict program to rid the airport of all of this bed bugs. Mm-hmm. Okay. Isolated, pero napakalaking impact po niyan na sa ating pong tourism campaign. Hindi po natin na maisasantabi na although we have all the effort, no, binubuhos na po natin lahat ito, nagtutulungan na lahat ng mga stakeholders, pati na media, pati na po inyong likod, na we have to promote the Philippines, no, napakaganda ng Pilipinas, but because of this isolated minor lang naman to, okay, surut-surut lang yan. Ilan lang, mga upuan na yan. Pero sa tingin ko dito, sir, no, magtulungan tayo dito at pagandahin talaga natin ang Pilipinas. Alam naman na ang mga turista, bago pupunta ng Pilipinas yan, lalapag muna sa NAIA. Yung Clark International Airport, ang ganda pero kulang po ng, kulang tayo ng publication tungkol po dyan. Dapat yun ang pagmamalaki natin sa buong mundo. Yes, I think the Clark Airport is a beautiful airport, yes. And the Tourism Congress will continue to work with both the Clark Airport Authority, yes, and also with the Department of Tourism to try to help promote it further. Mm-hmm. Oo. Well, bukod sa bed bugs, aside from bed bugs, there were also complaints regarding ito po sa the traffic congestion going in and out sa NAIA, Ninoy Aquino International Airport. Not only that, meron ding mga reklamo tungkol naman sa mga nangongontrata, mga taxi driver, mga abusado mga taxi driver dyan. Ano pong nakikita ninyo magandang gagawin po ng pamalaan in coordination sa lahat na ito ng pribadong sektor? Go ahead, Sir James. Yes. I mean, if we look at the example of the Cebu Airport after it was privatized, mm-hmm. a lot of positive things have happened in the way the airport is being operated. So I believe us in the tourism industry are looking forward to the changes that San Miguel Development Corporation will implement to improve the overall circulation around the airport. And hopefully we can see changes sooner than later, no? Are we following the right track in promoting the Philippines worldwide? I think the Tourism Secretary has done a very good job in promoting the Philippines. We're very visible in almost all the trade fairs regionally. Okay. There's a lot of interest towards the Philippines at the moment. Mm-hmm. Unfortunately, our problem really is getting tourists here is the number of flights that we have into our countries. So there is a need to further open up our destinations, probably, if we want to catch up with our neighboring countries.
Maybe kinakailangan natin ng additional flights, not only here in Manila, in using Ninoy Aquino International Terminals. We have four terminals sa NAIA. Maybe lagyan po natin ng mga direct flights coming from abroad papunta sa Cebu, sa Davao, at ilang pang mga maunlad na mga lungsod within dito po sa bansa natin. Sir James, we need to open more flights to key resort destinations like Cebu, Boracay, Palawan. But the problem is ang problema tourism na. Ang problema kasi medyo mahal ang mga ang pamasahe papunta sa mga lugar na 'yan. I think it's maybe a problem of economics probably. Okay. I guess if you open up more and there's more competition, it should open up the it should also help reduce the cost. Okay. Thank you so much, James Montenegro, Tourism Congress of the Philippines Executive Vice President. Good morning again, sir. Thank you. General Manager Eric Jose Ines ng Manila International Airport Authority, makakausap natin. GM Eric, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Yes, good morning, Aljo. Good morning. Live na po tayo sa Punto Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Ang alam po ni Congressman Erwin Tulfo. Ano na po ang paano natin masisiguro gaano po kasigurado? Ganito na lang po. Gaano kasigurado ngayon naligtas na sa mga surot at ilang pang mga insekto o kaya mga peste po diyan sa NAIA Terminal 3? Sa ngayon po, ginagawa na namin, pina-pull out na namin yung mga silya na sinasabi na pinag-anuhan yung mga steel chairs natin na pinapalinis mo namin. Okay. So, yun, tinecheck, pinapull out na po namin yun. Kasi, yung tignan namin maigi dahil sa nangyaring insidente. Pangalawa, yung isa pong insidente nangyari sa Terminal 2, yung sa may mga old na rattan chairs na na-donate sa atin. Opo. Yun, pinapull out na rin po namin. Mm-hmm. No? So, as of now, kasi po yung pag-pull out, hindi po natin ma-pull out lahat yung silya. Okay. At the most, yung out of a total of about 8,000. Sa Terminal 3 lang po ito, ha? Mga 8,200 seats daw yun. That is, I'm talking about ground chairs. Yung apatan o animan, opo, we can only do that 20 at a particular time. Pagbaba, tapos pinapatrit ko yan sa baba, sa basement, tapos pinapaarawan, lalagyan ng chemical. And usually, bumabalik po yan mga after 2 or 3 days. No? So ngayon, ginagawa naman po yan every quarter. A quarterly? Ano pong balak nyo po dyan na hindi na quarterly? Kasi may mga suwesyon, dapat dyan, SOP, maya-maya talaga, nagkakaroon ng disinfection dyan. I mean to say, kasi po, no, it's really very difficult for the people to be bringing out yung mahirap buhatin yung dalawang po eh. So what happens is that, malalaki sila po to. Bigat, ngayon, mabigat. Mabigat po. Tapos ngayon, at saka hindi namin kayagan na halos sabay-sabay yan kasi wala namang maupuan yung mga tao. So ngayon na nangyari po ito, siguro ang gagawin mo namin is we should be more thorough in looking kasi nakadikit daw pala yan eh. Lalaki ho, lalaki. Yung video natin, no? Ano ba, imported ho ba yan? Sabi nila, galing daw sa ibang bansa. May mga sinasabi ho, nakakalam dyan na hindi daw po lang nanggagaling dito sa atin. Kung totoo naman yun. Ako naman po, kahit ano ba yan, gawin tanggalin. Yung importante. Ayaw namin magbintang na may dala ito o wagdala. Hindi naman ganun. So what we do is, we just have to do our jobs na ayusin po namin itong paglilinis. Kasi ginagawa naman po namin yan. Meron kaming start on that kapag gabi po, pag non-peak hours, nagpapadisinfect po tayo. Hindi pa nasisilip yan, boss, GM. Maya-maya sinisilip man lang. At least yung naglilinis dyan. Yun nga po. Itingnan sa ilalim di ba? I-check lang ilalim ng mga upuan. Uy, marami na pala ditong mga insekto. De, agad na na-actionan yan. Opo. Yan nga po. Yung ilalim, yung alam mo yung sinasabi nyo, yung ilalim mismo, yung pinag-buildingan ng metal. Opo. Kasi po nakita yung mga eggs. Sabi nila, yung mga eggs daw ng whatever. Mabilis kumalat, no? Mabilis mangitlog. Opo.
At saka dumidikit pala ho sa damit yan. Oo na nga. Oo po. Nakagat na rin ako ng ganyan eh. Opo. Ang cutting yan at sakit. Opo. Oo. Eh, kaso naman, na-GM4 naman tayo. Man. Yun, gaano po ka lawak ang infestation ng bed bugs po dyan sa NAIA? Saan po ito? NAIA 3, tama ho ba? Pati NAIA 2? Yung nangyari po, NAIA 3, then okay. Sa departure, yung isa naman, NAIA 2, sa arrival. Yung NAIA 2, yun yung ratan. Ratan? Na Silya. Oh. Ratan po. Matagal na po yun. Bigay po ng ano yan. Parang pang-akit natin, yung mga gawa natin dito na Silya na maganda. Yung matagal na po pala yun. Pull out ko na po. Hindi napansin yun? Hindi napansin ng mga empleyado po ng mga naglilinis ng airport na uy, marami na pala itong peste dito. Malamang po, malamang yun ang pagkukulang po okay. Namin. Okay. May talagang, so, at least inaamin nyo po no, na may pagkukulang talaga tayo. Opo, opo. Gaya na sinabi ko kahapon. Aha. May nangyari naman dito, responsible naman po. Yes, at least. That is one response. And I also would like, nag-apologize naman po ko doon sa dalawang pasyero na apektuhan dito. Na kung sakali man meron silang expenses sa hospital, nagpagamot sila sa dermatologist, kami na po ang sasagot doon. Opo. Ano ba ito, Bap? Ibabalik pa rin natin yung mga nilinis na mga upuan. Hindi pa tayo, wala pa tayong planong bumili ng bago. Yes, sir, ganito. Opo. We had to sacrifice kasi, ganito po yun. Nung unang nakita po yan, maybe about less than 2 months ago, no? Aha. Nakita ko, marami sila po ang wala po dun sa, okay. Yung entire ng Terminal 3. Aha. No? At saka meron akong nakita sa Terminal 1. Nung 1 ito, ha? Opo. Ito nung naalala ko, that was the time, di ba kayo aalis to? Nagkita yata tayo, no? Tayo? And anyway, forget it. I think that was the time na nag-usap po tayo. Hindi, Senator. Sorry, Senator. Baka si Congressman Erwin. Opo, kausap ninyo. Anyway. Opo. Anyway, nakita ko yung mga silya na wala uh-huh. doon. So kailangan nagpalagay po ako ng silya. Oo. Uh-huh. Tapos, ito yung mga silya na dati pa na mga metal na junkie. Opo, opo. Iman-iman, apat, gano'n. Ngayon, nagpalagay din po kami sa sa Terminal 3. Lalo na yung departure area na sa bandang pasukan ng malapit sa gate 5 at gate 6. Anyway, so yun po yun. Then, nalilinis naman po yun. Ngayon, yung mga tinanggal po namin, sabi ko, pinturahan na rin. Pinturahan na rin. Oh, sayang naman yan. Opo, tanggalin lang yung mga insekto. Opo, bukod po sa reklamo ng surot, reklamo din yung matinding traffic naman, papasok at palabas ng NAIA. Ano pong dapat natin gawin po dyan? Okay. GM, opo. Yeah. Okay, eto po. Okay. Kasalukuyan po. Meron, ipisahan ko yan about siguro last week. Okay. The first week of January. Aha. Yung marami talagang umi-standby na sakyan na kapag naghatid, ayaw pa bumaba muna. Aha. No? Ngayon, kumisan po, pagbaba nila sa main road, dun po nagkakaroon ng clogging. Mm-hmm. Now, imagine po yung Terminal 3, no? Yung maghahatid sa departure at yung magsasalubong sa arrival, sasabay na alis lalabas, magkakaroon po ng anong parang mag-bottleneck po yan. Imbudo sasabay na. Dun sa Andrews Avenue. Sa ilalim. Dun po ang clogging, kaya ang tinatawag namin, hinahapak po namin yung traffic. Dapat yan po may minuto o may segundo lang siguro dapat ipatupad natin diyan GM. Halimbawa kotse yes, ikaw, mag-atid ka lang. Okay, bibigyan kita ng 20 seconds. Okay yan, pwede isang minuto, alis ka agad. Okay, hindi kunan mo na lisensya. Parang ganoon para madisiplina mga motorista. Nasa mga motorista wala disiplina din kasi yan eh. Opo, go ahead po. Inalaw naman po kami ng LTO, ang Airport Traffic Division natin. Yun. Nagki-ticket na ako, nagbibigyan ng ticket. Saka tama ho yan. Kami. Tama ho yan, para matakot ang mga motorista. Actually sir, binibigyan namin 2 minutes. Ha? Yan, 2 minutes, okay na yan, 2 minutes. Oo, okay na po yun. Kaya ka lang kumisan. Oh. Hindi rin nung makaalis kasi yung nauuna, nababarahan siya. Eh di, yung nasa unahan, dapat tikitan uli. Malaking multa. Hindi lang yun. Bandang dulo. Bandang ulo. Sarap yun. Tsaka malaking multa. Dapat ganun, GM. Anyway, fourth worst airport sa Asia ang NAIA. Ano pong reaksyon nyo doon? Well, kaya gagawin natin. Okay. Subukan natin na maraming totoo naman po. Maraming mga dapat na ayusin dito. Mm-hmm.
marami tayong equipment na hindi umaandar, eh kailangan talagang ayusin. Yun yung ginagawa namin ngayon. Susubukan natin na iakyat yung ating ranking kung sakasakali. No. Well, that's it. No? Sige, check nyo rin po itong mga abusado, mga taxi driver dyan na nangongontrata. Marami pa rin ho. Meron sa Laia. Po. Okay. Meron na ho kaming nahuli dyan. Opo. Manghuli pa kayo, sir. Na, ano, yes, sir. Nakapinigay na ho namin sa LFTRB. Pinapatanggal ko yung franchise. Okay. Thank you so much, General Manager Eric Ines ng MIAA. Good morning po. Thank you. Good morning po. Thank you for giving us the privilege to talk to you. Salamat po and magandang umaga.